Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Maganda at maulan linggo sa inyong lahat. Tama ka dyan, partner, napalamig ng ating panahon ngayon. Ngunit bago kami magsimula, magpapakilala muna kami sa inyo. Kami ang inyong kapatid sa pananampalataya. Ako si DJ Lance Reed. At ako naman na magpapainit sa inyong araw. Ako si Papa Chokes. Boom! Ito ang 66.6 Adalia FM Band. Yo, kamusta nga pala sa lahat ng mga nakikinig sa amin? Pero bagong lahat, kakamustahin muna kita, DJ Lance. Okay naman ako. Ikaw, Papa Chok, samusta ka na? Okay na okay lang ako. Napakalamig nga ng ating panahon ngayon. Ngunit parang gusto ko makapulot ng bagong aral. Alam mo ba ang magandang gawin ngayon? Gusto mo ba makapulot ng magandang aral? Babasahan kita ng kwento na hango mula sa Biblia. Ito ang Tusong Katiwala. Lucas, Kabanata 16, versikulo 1 hanggang 15. Simulan na natin ang ating kwento. Nagsalita uli si Jesus sa kanyang mga alagad. May mga taong mayaman na may isang katiwala. May nagsumbong sa kanyang nilustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya't ipinatawag niya ang katiwala at tinanong, ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Ihanda mo ang ulat ng iyong pangangasiwa sapagkat tatanggalin na kita sa iyong tungkulin. Sinabi ng katiwala sa kanyang sarili, ano ang gagawin ko? Aalisin na ako ng aking amo sa pangangasiwa. Di ko kayang magbungkal ng lupa. Nahihiya naman ako magpalimos. Alam ko na ang aking gagawin. Mahalis man ako sa pangasiwa ay may tatanggap naman sa akin sa kanilang tahanan. Sa isa niya, tinanong ang mga may utang sa kanyang amo. Tinanong niya ang una, magkano ang utang mo sa aking amo? 100 tapayang langis po. Ito ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dalit maupo ka at palitan mo. Gawin mong 50 tapayang langis. At tinanong naman niya ang isa, ikaw, gaano ang utang mo? 100 kabang tribo po. Ito ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Isulat mo, 80. Pinuri ng amo ang tusong katiwala dahil sa katalinuhan pinamalas nito, sapagkat ang mga makasal ng libutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos sa paggamit ng mga bagay ng mundong ito. Patuloy si Jesus sa kanyang pagsasalita. Kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti sa inyong mga kapwa upang kung maubos na iyon ay tanggapin naman kayo sa tahanan ng walang hanggan. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Kaya kung hindi kayo magpapakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Walang aliping maaari maglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kamumuhian niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at dayamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaari maglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Nang marinig ito ng mga Pariseo, kinitya nila si Jesus sapagkat sakim sila sa salapi. Kaya't sinabi niya sa kanila, nagpapanggap kayong matuwid sa harap ng mga tao, ngunit alam ng Diyos ang nilalaman ng inyong mga puso, sapagkat ang tinuturing na mahalaga ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. At diyan nagtatapos ang aming kwento. Uy, gising, Papa Jokes. Bakit ka natutulog? Sobra ako inantok sa kwento pero napakadami kong natutunan ngayong araw. Lalo na yung doon sa kwento nating tusong katiwala. Ah, ganun ba? Sana nagustuhan din nila, no? Ang tanong, nagustuhan nyo rin ba? O inantok din kayo? Paano ba yan, Papa Jokes? Mukhang ito na ang katapusan. Oo nga, mawala na tayo sa kanilang piling. Pero magbabalik din kami. Hanggang sa muli natin magkikita. Muli, ako nga pala si DJ Lance Reed at ako ang pinakagwapong papa sa buong mundo, Papa Chokes. At ito ang 66.6 Adalia FM.